Isang peace caravan naman ang inilunsad sa Davao City, kalinsabay sa ika-apat na taong anibersaryo ng Davao Peace 911. Si Noreen Igonia para sa detalye. Ipinagdiwang ng Davao Peace 911 ang kanilang ika-apat na anibersaryo sa pamamagitan ng Peace Caravan na inilunsad sa Barangay Malaboga, Pakibato District, Davao City. Matatandaan ang Pakibato District ay dating pinamumugaran ng Communist Terrorist Grupo CTG, kaya naman taong 2018, dahil sa inisyatibo ng alkalde ng lungsod na si Mayor at Vice President-elect Sara Duterte Carpio, itinatag ang Davao City Peace 911. Ito ay isang comprehensive peace-building initiative na ang layunin ay matugunan at mabigyan ng aksyon ang mga hinanaing ng mga residente sa mga conflict-affected areas ng lungsod na karamihan ay mga miyembro ng indigenous people na kinukonsiderang vulnerable sector sa recruitment ng CTG. Sa tulong na rin ng militar at pulisya, dineklarang generally peaceful na ang naturang lugar. Kaya unti-unti na rin nabuhay ang ekonomiya dito. Nagkaroon ng mga people's organizations dito na karamihan sa mga miyembro ay dating supporters ng CTG at mga apektadong lumad. Isa si Bio Alma Omo sa mga benepisyaryo nito. Ang mensahe na ko sa mga katauhan nga, labi na gid sa kuan nga, kani, encourage po na ko sa akong mga kauban nga tribo, nga dili gid na to ikaulaw ning amo ang tribo nga kani, himuming ani, pari ani mga attire o mga beads o ganing handicraft, kaya amo ning ipasigarbo gid sa amo ang tribo nga kami, nagid mi ani nga amo ang mga cultural nga kagamitan. Napasalamat po mi sa katong mga Christian, na mga Bisaya, nga mo gusto gyud po di ay sila nga mo suot aning amo ang mga hinimuan sa tribo. Nga dili o gusto po sila nga mo suot anis among mga baligya sa tribo nga ata. Sa isinagawang peace caravan, dinala ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ang kanilang serbisyo sa naturang lugar, gaya ng AFP at PNP recruitment and application, birth certificate processing, business permit orientation, free medical check-up and x-ray, libreng gupit, at namamahagi din sila ng seedlings at seeds at laruan para sa mga bata. Kung mag-ingong ka og peace building, ang peace building ay ang pagtukod sa pagsalig. It is really trust building. So mauni karon nga after 4 years, wala na'y gubot, wala na'y putukan, wala na'y direct violence, pero inhanlan, itukod nato ang mga haligi sa kalinginaw. Katuwang ng Peace 911 sa naturang aktibidad ang Davao City Police Office, 27th Infantry Battalion ng Philippine Army, DTI, Department of Agriculture, City Health Office, Davao Light and Power Company, City Planning and Civil Registers Office na silang bumubuo sa one-stop shop services. Kaya ang mga grupo nga naghatag og kagubot diri kadlok, nangawala naman. Okay. So, naabot ang kalinaw diri. Naana ang mga tao, so kailangan i-sustain ang programa sa gobyerno. Okay. No, in order for that to be effective, kailangan pasain na ani na type peace caravan para makita sa mga tao brag one stop shop. Okay. No. Different agencies of the government including the Army, PNP, and all other very essential agencies of the government kailangan na sila diri para ang mga tao niya dili na sila mo ang tuglayo. Ngayong uupo na bilang vice-presidente si Mayor Sara Duterte, inaasahan na ang kanyang itinatag na programang pangkapayapaan sa Davao City ay mapapakinabangan na rin sa iba't ibang bahagi ng bansa na kinukonsiderang red areas. Ang participation po ng Philippine Army dito under ng 27IB sa pamumuno po ni Lieutenant Colonel Alan M. Tesoro ay nag-provide po kami ng security dito sa Peace Caravan at meron din po kaming nirender ng mga services tulad po ng libreng gupit at meron din po kaming mga pinamimigay na mga leaflets regarding sa recruitment sa Philippine Army. Kung meron po tayo mga gustong sumali sa ating Philippine Army at narito po kami para mag-explain po sa kanila kung meron po silang katanungan at kung ano ang mga kinakailangan upang sumali po sa ating kasundaluhan. Mula dito sa Pakibato District sa Davao City, ako si Noreen Igonia, matatag, matapang, matapat.